다녀. Kita nyo sa background si Lexus. Hello, good evening guys. So we're here today to do a full makeup. Yes. Dahil diba nung nakarang araw, we have tried using yung ating clay blush. And right now, we're going to do a full makeup. Oo, pag sinabing full makeup, foundation, mascara, eyeliner, and of course, the main ingredient, yung mismong clay blush. So, kagaya ng ginawa ng nakaraan, we're going to use the clay blush as lip tint, or lipstick, and then cheek, para sa cheeks natin, as blusher, and last but not the least, yung para sa ating eyes as eyeshadow. Ready na kayo? Ready na yung aking gamit? And let's start! Ayan, and we're back. So, we'll start now with the foundation. Hindi na ako nag-primer. Oo, hindi na muna tayo magpa-primer. So, nakalimutan natin. Of course, we need an eyeliner for that. Ang nasabi ko lang, gel liner and the mascara. So, foundation, eyeliner, mascara, gel liner, and of course, yung mismong clay blush. So, try na natin sa pamamagitan na pag-start natin ng paglalagay ng foundation. So, dahil full makeup to, we have used foundation Maybelline. Yes, Maybelline. Dream Satin Liquid. So, sa Maybelline, ang bang tint to? Satin Light Essence. So, maraming natuwa dun sa ating vlog na yung vlog natin, yes, regarding dun sa clay blush. And may mga na-receive ako na mga, yung iba ayaw mag-comment dun eh. They keep on messaging me. They keep asking kung anong, basta certain questions regarding dun sa product na yun. So, ibig sabihin, only means nanood sila. Ah, nakakatuwa. So, ipiprep din natin yung ating eyelids since we're going to put the clay blush as eyeshadow. Dati na-try na natin yun eh, wherein we used a certain lipstick. Oo, lipstick. Isamahan natin yung dead. Certain lipstick as palette for eyeshadow. So, if you notice, yung ating foundation is too much. All you have to do is, i-ano nyo yung sponge, ganun-ganun, oo, tapos ilagay nyo dun sa ating tissue. Oo, natatransfer naman siya. Para naman malesen at mabawasan yung foundation kung sa tingin nyo ay marami. Ako kasi sa tingin ko, marami siya. And of course, don't forget your neck. So, if you're wearing something na magre-reveal ng inyong neck or ng inyong mga shoulders, lalagyan nyo ng foundation yan. Unless you're wearing a turtleneck, ha. So, sabihin na natin, ito ang aking damit. Minsan kasi hindi ko nilalagyan ng leg kasi I'm just showing you. Tsaka hindi yun talaga yung, hindi ako aalis nun. Dun sa mga iba kong alis, aalis talaga ako nun. May pupuntahan ako nun. Pero kapag yung damit ko ay casual, yan. Sabihin yan, makeup lang tayo at hindi ako aalis, of course. Yung clay blush na yun ay pinauso talaga ni Korea, ng mga Korean. So, dahil doon, isa rin siyang kind of Korean makeup. So, okay na ba ang ating ano? Ang ating pundasyon? Manipis lang yung nilagay ko kasi hindi naman tayo
pupunta sa isang ano. Pero sinabi ko lang para ayan, para naman hindi tayo maging mukhang oily. So, after nyan, of course, we'll dab some pressed powder para mabake na ang ating mukha. And, dati inuuyan ko sa paglalagay. Ngayon, dinadandahan ko na lang kasi daming nasasayang. Oo. So, nilalagyan ko yung paligid ng aking mata and then across my cheeks. Oh, kasi yun yung una kong gusto masettle yung ating foundation. And then, may noo, after that, baba, going down to my cheeks. So, parang dito ang hindi ko nilagyan, no? So, lalagyan din natin yan. Konti-konti lang. Yeah. Yeah. So, wag nating kalimutan na kapag lagay na tayo ng kaunting powder para yung ating foundation ay mag-settle. Oo. So, after nyan, ay try na natin yung alin, Korean kilay. Oo. You'll notice na ang mga Korean, oh, ito na naman ako. Hindi. Ayun, meron pala ako. Nasaan na yun? Hindi ko makita. Ah, ito na pala. Gulo-gulo ng gamit ko. Ay, ano ba yan? Ba't ko kinuha yung eyeglasses ko? So, you'll notice that kapag ang Korean, ang kanilang mga kilay ay ano, super straight. Oo, super straight talaga. Oo, so, ang typical Filipino at ang mga American ay always pa-arco. So, pero dahil bitin yung kilay ko, we can definitely make it straight. Oo. So, try natin maging straight. But with that, we need a mirror para ma-focus natin kung alin yung dapat natin straight. So, di ba dati usually ginagawa natin arco? But when it comes to Korean, straight lang tayo. Kikita mo yung straight. Yan. Straight lang siya. I mean, ang gagawin mong straight yung mula sa ilalim. Yeah, pinapakita ko yan. Mamaya makita ko sa inyo. And of course, yung sa kabila. Huwag niyong hihilain yung inyong kilay. Kasi, pag hinila nyo yan, hindi na yan yung ano, natural curve niya. Yan. Nakikita nyo? Straight na siya, di ba? Straight siya. Tsaka dito. So, kulang ng konting shade dito. Sa ilalim ako nagsusulat, ah. Kasi, yun yung natatamaan ng ilaw. Yan. Straight na. O, di ba? Straight yung ating kilay. Siyempre, kapag yung ilalim sinulatan, sulatan ko rin yung ibabaw. Pinaugso nilang mga Korean yan, yun, no? O, after natin ang sulatan, ibabrush natin. Slightly brush lang. Kasi, yan. Para tayo Korean. Okay. So, sisimulan na natin. So, okay na tayo sa foundation. Eyeliner, ang natitira na lang natin is yung mascara and then yung ating mascara and then ating yung gel liner. But then, dito na tayo sa ating clay blush. Oo. Whew, hirap. Ah, okay. Excited na ba kayo? So, nung una trinay natin, uunahin natin yung cheeks. Pero, ang plano ko talaga doon, uning eyelids. But today, we'll start first with the eyelids. Kasi noong nakaraan, hindi natin siya nasimulan doon. So, ito na. Ito pa rin siya. Hindi ko pa rin siya nagamit. So, second try ko na to ng ating so, lapit ako ng konti. Yan. Kikita nyo na ng malapitan yung ating mga mata.
So, we'll start now by putting some, kita nyo, medyo nag-build up yung ating foundation na nilagay doon. So, makikita nyo, may mga, ayan o, straight na straight yung ating kilay. Yeah. Dahil yan naman talaga ang Korean. Ano to, dumi? Ano ba yan? Aga-agang dumi. Yan, oh, buti na lang nabubura siya. Okay? So, medyo nakukuba ako. Yan. So, lalagyan na natin ng clay blush yung ating eyes. Hindi eyes, but then our eyelids. So, eyelids. Diba ang kulay, diba? So, sisimulan natin, lagyan yung outer corner. Yan. Ginagawa ko siya sa ngayon na base color. Since, i-diffuse pa natin yan later. Oh, diffuse. And of course, sa kabila. Uy, mas marami na ilagay ko dito. Kasi yung natural, ano nang daliri mo pag ano. So, ito, konti. Yan. Yan. Diba nakita nyo? Parang nailagay ko lahat sila dun sa kanto. Yan, diba? I-diffuse natin yan. Hindi pwede na nandyan lang yan. Kasi, mapapansin nyo yung mata ko, natutupi niya yung eyelids ko. So, eto ay i-ano natin. I-spread out natin. So, ginagawa ko ng mula dito, papasok sa eyelids ng ating mata. Yan. Makikita nyo yung shape niya. Kung anong kinokoveran ko. Ayan, mula dito. Oops, yan. So, try nating dumilat. So, hindi na nakikita, diba? We'll try to raise the color mula dito hanggang dito. Kasi makikita yun eh. Yan. So, diffuse lang muna natin before I add again the product. Kasi ano to eh. Full facing. Isipin. Ayan, nakikita nyo siya. Sa mga fashion show, ganyan yung mga nakikita ko. Makeup! So, wante. Try lang natin uli. Magdagdag uli tayo. So, this time, gaya nung sinabi ko, yan. Aangat ko ng kaunti. Yan. Oops! Yan. Nakikita nyo? So, yung paligid na ng tupi ko ay may clay blush. Yan. So, gagawin din natin sa kabila. Yan. Talagpas ng konti. Yan. After nyan, ay i-blend na natin. So, bine-blend ko siya dito sa inner corner ng eyelid and of course, dito din para maging pantay. Tapos, buburahin din natin yan later. So, kamay muna ginagamit ko. And then, after nyan, che-check ko kung mukhang okay na ba. Saka natin, i-blend. It's an exaggerated kind of makeup kasi since this is a full makeup and we're trying to also do the Korean makeup look. Okay, mag-alala kung OA siya kasi maglalagay pa po tayo na dyan ng eyeliner. Oo. Sa tingin ko, yun, sobra-sobra dyan. Hindi, pero kasi diba, maglalagay tayo ng eyeliner dyan kaya makikita mo yung illusion na, oops, yun yung ating mata. Yes? So, simple lang yung pagkakalagay ko sa eyeshadow. As in, ilagay ko lang. As in, to surround my eyes. Ha? Okay. So, after nyan, tingin naman tayo sa camera. Yan. Lalagyan na tayo ng mascara muna o gel eyeliner. Yan. Baka sabihin nyo, hindi ako nagsasalita. Salita tayo. Maglalagay na tayo ng gel eyeliner para o unahin muna natin yung cheeks. Oo, sige. Bago natin balikan, hayaan lang muna natin mag-settle yung ating red eyelids. So, babalik ulit tayo sa clay blush at gagawin natin siyang OA. OA talaga.
Imagine ko yung gusto nating i-achieve ay okay, ito na. So, ang gagawin lang natin, ngingiti, nagmarka na, ngingiti tayo. Ayan, oh. Okay na yan. I-spread out pa natin yan. Oo. Sa pamagitan ng ating mga kamay. Diba? Ayoko pa naman yung hinihila yung ating balat. Wala lang. So, make sure the apple of your cheeks ang pinag-uusapan dito. I'm using etong finger na to, yung wedding finger, instead of the index and pinky finger. So, dun sa OA na yon, parang ilalim na nung aking eye bag. Yan, in-spread out ko siya across my cheeks mula as in dulo to dulo. Yan. So, this is a typical sun-kissed look. Pero, so after natin ma-spread out, I'm trying to, yan, yung as in talagang dito lang yung may part na mapulang-mapula. Yan. So, ang transition from dark to light. Kita nyo na. So, makikita nyo dito, wala akong nilagay dyan. Ayan, yung ginagawa ko nung nakaraang vlog, oo. Kasi parang, kita ko, try natin na, doon yung, as in yung, di ba, kapag yung araw, ang mapulang part, yung highest point of your, highest peak of your face. Aside from your nose, ha. Ayan, syempre, idadamay din natin yun. Yan. So, mukha na tayong Indian. Di naman. Ako baka magalit sa ating Indian. I mean, mga mukha na tayong mga riders na sunburn. So, right now, magsisimula naman tayo sa... Hindi. Nakalimutan ko. Nagamitin natin yung eyeshadow para sa ating nose line. Oo, kasi nga full face nga, diba? So, yung illusion na matangos. So, itong eyeshadow, hindi ko siya gagamitin sa ano, ah. Hindi ko po siya gagamitin sa mata. Gamitin ko lang siya for the nose bridge. Yes! Okay. Okay. Okay, balik na tayo sa ating gel eyeliner. Sumili pa si Lexus. Hi! So, sisimula na tayo sa ating gel eyeliner at sana wag malikot si Lexus. Ayan, nandito na ulit tayo sa ating mata na nagsasalita pa rin tayo. Makasabihin nyo, voice over siya. So, magsisimula na tayong maglagay ng ating gel eyeliner. Ta-na-na-na. Aso ko, ang gulo. Hindi niya alam kung saan siya po pwesto. So, lagay na natin yung ating gel eyeliner. Hindi pa rin tayo dito professional sa paglalagay ng gel eyeliner. So, ang Korean, ano, yung simpleng gel eyeliner lang. Tagan pa natin. Yan. Okay na. Tapos dyan ha. Mga besh. Oh, pagdating sa kaliwa, sa kanan, dun tayo nahirapan. Okay, wait lang ha. Hindi natin ma-perfect. Ay, Lexus naman, binangga mo ko. Ayan, nadumihan na yung ano ko.
Ayan na, nadumihan na. Lexus naman eh. Wait lang, pause ko muna. Ayan, we're back. Si Lexus naman, binangga ko kasi may mga fireworks. Nagulat siya. Ay, pati ako nagulat din sa kanya. So, ngayon, ilagyan lang natin siya ng cat eye wing. Medyo madumi dito sa part na to kasi si Lexus ay binangga ako. Pero mamaya, yano natin yan. Ilagyan natin ng ano. Dalawa ko tuloy ng galaw. Lalagyan natin siya later ng inisin natin. Ay, sorry. So, linisin nga na nga natin. Kakainis na. Tandaan lang naman ang paglinis dyan. Yung mga tumulo na ano. Naku, hindi pa pala ako nagmaskara. Mali pala ako. Ayan, nakikita nyo yung ating pula-pula look. So, after nyan, yung ating mascara. Yes, yes, yes. Mascara. Whoops! Whoops. Ito na naman tayo sa mascara. Hindi kasi tayo sanay sa mascara. Hinila ko lang yung aso ko. Parang hindi nalalagyan yung mascara. Kasi konting nilagay ko. Yung mga pilik mata ko, lagi lang nandito sa dulo. Dulong outer lid. Ayan. Ang nilalagyan ko lang ng mascara is yung ibabaw. So, to create an illusion na makapalang yung ano, lalagyan mo lang ng gel eyeliner din yung, kasi ako to, diba yan lang lagi nilalagyan ko. Ito lalagyan din natin. Para magmukhang makapal yung ating pilik mata. Yes. So, babalik lang ulit tayo sa gel liner na nakakatakot. Lexus, huwag mo akong babanggain. Yan, naiyak na ako. Yan, pikit ka lang. Pikit ka lang. Para matuyo siya. Ayan, nagkaroon na ng mga fallout, oh. After nyan, ang lalagyan mo naman yung dito sa kabilang side. So, after nito, good luck. Wait lang, ha. Lexus, wait lang. Yeah. Hindi ko malagyan kasi nakaharang yung pilik mata. Lang, ha. Yeah. As in, binubuo natin yung itaas. Unti-unti lang, ha, kasi hindi ko kaya, eh. May sumama pang pilik mata. Ayan. Yung mga Korean, ano kasing talukap ng mata nila. As in, wala silang folds. So, yung upper lid nila, yan, nilalagyan nila yan ang mga peking, ano eh. Peking tupi. Tapos nagulat ako, meron na rin silang peking tupi sa ilalim. Sabi ko, ako ayoko nang may ganun tupi dun. So, okay, mag-alala kung may mga nahuhulog dyan na itim-itim. O, kasi ayun, no, nagka-hulog-hulog na yung ibang mga mascara ko na natuyo. Ayan na. Tain lang natin siyang matuyo. After nyan, babalikan uli natin yung mascara. Yan. So, kung mascara kasi, mascara. Yan.
Tingnan lang natin. Paano yung mga dumi-dumi? Oh, wait lang. Wait lang. Mahina ang kalaban. Oo, as in. Ang haba na rin pala ng bilik mata ko. O mukha lang siyang ano. Mukha lang siyang manipis kasi. Manipis siya. I mean, mukhang konting bilik mata ko kasi manipis siya. Hindi kagaya nung ibang mga pilikmatang napaka talagang pwede ka nang sumabit sa pilikmata. Ayun, nagaganyan ko naman siya. Pero somehow, ilan lang silang makapal, no? Sana perfect na natin. Medyo manuneng mata natin, di ba? Pero hindi pa plakado yung ating eyeliner. Meron pa tayong ilalagay po dyan. Para talaga maging, hintayin lang natin siyang maging matuyo. Ayan. So, habang hinihintay nating matuyo yung ating mga gel eyeliner and of course, the mascara, pupunta na tayo sa ating lips. Ayan. Gagawin natin yung pa-fade away. Pa-fade away. So, wala pa nakalagay dito sa aking lips. Lalagyan na natin yung ating clay blush. Yung gusto natin ang may kulay lang yung gitna. Tapos gradient yung paligid. Ganun laging lipstick ko. Ayoko nung pulang-pula. Kasi gusto ko yung look ko mag-focus sa eyes. Ganun ako lagi. Kaya, I seldom wear lipstick. So, after natin lagay ng clay blush dyan, dahil lang natin na matuyo yan, maglalagay na tayo ng concealer. At yung ating concealer ay yung... Hindi pa rin siya nauubos eh. Yung Maxi Peel. So, Maxi Peel. Korean makeup pero Filipino ano. So, lagay lang natin siya sa paligid ng ating lola. Huwag niya pong kainin yan ah. Kasi hindi yan nakakain. So, bango. Amoy bulaklak siya. So, all we have to do is semi-slightly close it. Yan. Parang dugo ang labi lang. Yan. Masyado makulay. So, after nyan, tuyo na ba yung ating gel eyeliner? Diba? Mag-ano na tayo dun sa ating okay na ba yan? Yung napansin ko, may mga pa-freckles pa sila. Pero, but then, hindi natin gagawin yon. Gagawin lang natin yung intense talaga yung ating cheeks. Ito ginagawa ko nung nakaraang ano eh. As in, wala nang, yung alam mo yung, wala nang mapaglagyan ng sunburn sa mukha mo. Dahil dun sa clay blush na nilagay mo. So, kanina, di ba naglagay ako ng nose bridge dito? That pala hindi ako naglagay. Kasi, dapat pala, ang gagamitin ko pa rin, is yung clay blush. Yan. Ano, dapat yung nilagay ko dito, paladaanin ko lang sa dito sa ating clay blush. Yan. After nyan, intense, gawin ko lang intense yung ating mata sa magitan nitong ating black and brown eyeliner. So, yung outer corner lagi ko na lang black. Tapos, papaloob, gagawin ko siyang brown. So, zoom lang natin. Para talaga intense. So, makikita nyo. Ayan, ilagyan ko na ng itim, diba?
Tapos after nang babrush it pa natin na. So parang yung blush na clay blush yung ating base eyeshadow. Naiiyak-iyak na yung mata ko, eh, no? So, ang pinang-ano ko ngayon is yung black. Oo. After guhit niyan, i-ano lang natin. I-spread out. Papagitna. Oo, ha? Mula corner, pagitna. Tapos, ganun din sa kabila. Okay. So, after yung black, yung ating brown naman. Di ba kanina yung black, ngayon yung brown naman. Brown. Ganun din, dun sa outer corner, papuntang gitna. But this time, we'll make sure na i-frame natin yung upper lid. Parang there's an imaginary line. Ganun din. Kita nyo, naging ano siya, smoky. Of course, huwag natin kalimutan yung ilalim na part. Hindi ako nag-gel eyeliner sa ilalim. Ang ginagamit ko lang is eyeliner. Kasi masakit sa mata. Kulayan lang natin ng bahagya. Ayan o, yung space in between. Ayan. Hanggang gitna lang. Hindi ko siya bubuoyin. Depende. Titignan muna natin kung anong epekto. Ayan. Kita mo, diba? May pa-eyeshadow. So, ganun din yung gagawin natin sa kabilang side. So, yung space in between the upper and the lower lid, lalagyan lang natin ng pa-brown yan. Tapos, i-blend natin siya dun sa ating cat wing. Ayan. So, ito lang, bitin to. Dapat gitna ng mata. So, spread lang natin uli. Ito din, dapat mabura yan. Ayan, dumin yan. So, mamaya, lilinisin natin yan. So, okay. Ito try ba natin? Gusto niyo may mga pa-freckles? Next time na lang yun. So, after nyan, ready na tayong mag linisin na natin. Okay, wait. Ayan. So, linisin na natin yung mga ilang dumi-dumi. We're going to make linis in terms na hindi para mabura yung blush natin. Kasi, yun nga yung essence ng ating ginawang makeup. Kasi kung naglagay uli kayo ng powder, mas mabubura lang yung ating, mabubura lang yung ating blush, uulitin nyo uli yun. Kaya dapat dandahan. Unless, gusto nyo lang uling lagyan. So, lalagyan ko lang yung ibaba ng aking jaw. Nakikita niyo, para tayo ang sinapak mo. Hindi pa tapos yan, wait lang ha. Lilinis lang tayo. So, after nyan, yung ating parang bitin yung ating gel eyeliner, no? Wait lang, ha? O, natuyo lang siya. O, kasi full face nga, eh. Kasi nung ginawa natin, parang everyday look. Eto ngayon naman. Oo, naku, yung aso ko naman. Ayaw niya yata na nagme-makeup ako, eh, si Lexis. Nyo.
Kita nyo sa background si Lexus. Oh, siya yun. Hintayin lang natin siyang matuyo. Ayaw niya yating amoy ng eyeliner, ng gel eyeliner. So, ano na bang next natin? So, eyeliner, okay, check. Ayun! Buburahin natin yung ibang mga dumi sa pamamagitan ng concealer pencil. Yan. Ito, kakabili ko lang yan. Ayun, concealer pencil. Kasi, there are some areas na masyadong sharp at alam natin, hindi natin kaya siyang linisin. Kagaya na itong sinabi ko. Pero kasi, we're creating an illusion here. So, yung sinasabi kong dumi, ito, yung corner na yan. Hindi talaga natin siya napaperfect dyan eh. So, actually, kulang yung ano eh. Ayan, wait lang ha. Kasi gusto natin yan. Sharp edge yan. Sige, linisin. Iyan muna natin ha. Yan. Dapat ganyan yung look na yan eh. Yan. Oh, no. Ganon din sa kabila. Pero hindi natin siya ma-perfect. Kaya, lilinisin natin siya sa pamamagitan nitong pencil. So, kikita nyo yung lagpas na area na yan? Oo. Kung hindi yan madaan sa punas, we'll use this pencil. Sa itong pencil, paano siya gamitin? Yan, may sulat siya, diba? So, ganun lang, parang panglinis lang natin dun sa mga lugar na dapat malinis. So, diba dati, ito naglalagay pa ako ng concealer. Yan. Ito ang gagawin lang natin dito. Pangsusulat lang natin siya. Siyempre, gagawin mong hindi obvious. Dapat natural pa rin. Si Lexus, kinagalaw yung atik niya. Sige, okay. So, ganun din dito. Panlinis natin siya. Iikot lang siya si Lexus. Yan. Kita nyo? Luminis ba? Yan. Buhay na nga natin tong eyeliner na to. Wait lang ha. Kasi naman. Ito pala nakikita sa frame. Ayoko lagyan ng waterline natin, no? Diyan lang, labas-labas lang. Kunwari waterline. Ayun na, di ba? Iba yung kaibahan ng ito sa dito, di ba? Parang bitin yung mata. Sakit? Teka, kalimutan natin. Ayan, papasok ko. Wait lang, ha? Okay. Ayan, we're back na. So, ayusin na lang uli natin yung ating look. And mamaya, reveal natin yung ating final look. Okay? Ayan, napansin ko, manipis yung ating gel eyeliner. So, kakapalan lang natin para may intensity. Kasi hindi ko nakikita yung intensity. Ha? Babalikan ko kayo. Guys, wait lang. Our final look. Yan! So, medyo mukha lang tayong aswang since ang ating light ay nasa ilalim. And somehow, ayan yung ating clay blush full makeup face look. So, ano siya? Mas mabilis akong natapos, actually. Natagalan lang ako sa mga paglilinis and I think maganda tong isang night look. Hindi siya maganda for and siguro sa mga wedding kasi kailangan nun is high definition kind of makeup. But then if you are in a nagmamadali ka, nahirapang mag-English. Pag nagmamadali ka or just you wanted to put some color on your face and this is the best and the fastest way to create some makeup. So, ito lang
So, natagalan lang tayo sa ating gel eyeliner kasi alam mo naman, di man tayo sanay sa gel eyeliner. So, mukha nga tayong, alam mo yung mukhang ano, mukhang bagong swimming lang. Ayan. So, take lang tayo ng picture. Ilalapit ko lang yung camera later. And, thanks for watching. Bye, guys. Bye. Dumi, diba? Oh.